ng Drug Enforcement Unit. Doon ka na-assign lagi eh. Ikaw nagmo-monitor. At pag natapos sa trabaho mo, aalis ka na or kaya andun ka, iba ang papatay. Huwag mo na kaming bulahin dito. Alam namin, yun ang trabaho mo. Kaya palipat-lipat ka. Sa'yo. Eh, yun ang eligibility mo eh. Para ma-promote ka eh. You deceive eh. Nagkaroon ka na ng deception eh. Diba? Doon pa lamang sa promotion oh. Meron ka nang ginawang panloloko. So much more dito sa ginagawa mo. Sinabi ni GM Garma, uncle pala niya, na nagmalaki ka, nakasama ka sa team ng tumira kay Antonio Halili. Now ngayon, sino paniniwalaan namin? Ikaw o si GM Garma? Now, tinatanong ka kung meron kang kapatid na na-involve sa drug pushing. Diba? Nag-deny ka na naman. So, what else? Ang mga pagsisinungaling na gagawin mo sa kongresong ito, we are allowing you, no, to answer back to us, but we are very lenient sa iyo. Pero, alam mo, may hangganan yan, Captain Albotra. Huwag mong pilitin na i-cite ka namin in contempt. You cooperate. At kung hindi naman ikaw ang pumatay, at kasama ka lamang sa team na mga pumatay, you cooperate with us because this is your chance. We will never give you another chance. Believe us. Kaya, Captain Albotra, tama na. Yung nalipat ka sa Dumaguete, ilang buwan? Nalipat ka sa Cebu, ilang buwan? Nalipat ka sa Calamba, ilang buwan? May pattern eh. Ginagamit ka. Ginagamit ka para sa intel work ng Drug Enforcement Unit. Doon ka na-assign lagi eh. Ikaw nagmo-monitor. At pag natapos sa trabaho mo, aalis ka na or kaya andun ka, iba ang papatay. Huwag mo na kaming bulahin dito. Alam namin, yun ang trabaho mo. Kaya palipat-lipat ka. Mr. Chair, isang question lang po, Mr. Chair. Sino ang kamag-anak mo na involved sa drugs kung hindi kapatid mo? Sino? Mr. Chair, meron po akong tiyuhin, Mr. Chair. Ayun. Yes, Mr. Chair. Meron kang tiyuhin na involved sa drugs. Correct. Na-involve po, Mr. Chair. Ayun. Ito yung sabi nito. So we will now give the floor back to Congressman Paduano, and let me reiterate that after Congressman Paduano, it is now the turn of Congressman Lordan Suwan and then Congressman Keith Flores. Congressman Paduano, you have 2 more minutes. Please proceed. Matapos magkamali ka sa ruling mo, bigyan mo ko ng 2 minutes. Anyway, ganito po, Captain Albotra, you mentioned about the 2 police officers you brought in Calamba. The same assignment kayo? Opo, Mr. Chair. DEO din? Yes, Mr. Chair. The same din ang pag-relieve nyo? Yes po, Mr. Chair. What's the reason of your relief? What's the reason of your relief? Mr. Chair, siguro po si Sir Pitalio. Sir Pitalio po ang makasagot, Mr. Chair. Kaya Pitalio, what's the reason of the relief? Your Honor, I have to... Kasi sinasabi ko na sa iyo, ha? Ikaw, Colonel, ha? Yes, sir. Ayusin mo pagsagot. Huwag kang tatawa-tawa. Yes, sir. Oh, ilang araw lang si Don Tatos pina-relieve. Oh, what's the reason of that relief? You check again the record? Di ko po alam, sir, eh. Ba't hindi mo kasi alam? Di po ako, sir, ang arawan nun, sir, eh. Oh, you're the provincial director, di ba? Provincial pa, commander the time? Wala pa, sir, wala pa. Oh, ba't tinuturo mo si RD Pitalio? Sino mahalin ka? Mr. Chair, if I may, Mr. Chair. Oh. My chief of police before, Mr. Chair, Colonel Olsano, meron po silang... Merong ano? Merong usapan? Meron po silang parang hindi pagkakaintindihan ni Sir Pitalio that time, Mr. Chair. Oh, when was that? During the time, sandali po, Captain Albotra. During the time, Colonel Pitalio, where were you assigned that time?
Sir Honor, ako po siya ng R2 nung araw, sir. Sorry? Regional Intelligence po ng... Ikaw, yes, R2. Sir. Then, sir, at that time, sinasabi niya, sir, si Colonel Ulsano, ayan po ang, ano, si Pupulis ng Kalamba. Oh, ngayon, may problema daw kayo, sabi ni Albutra. Yun, sir, alam, sir, kung ako po, sir, pinagbumura ko nun, eh. Na? Dahil, ano, sir, at that time, sir, ayaw niyang masapawan nun, sir, eh. Sino ngayaw masapawan? Yung Ulsano na yan, sir. Oh, so? Yun lang, sir, ang, ano, that sir. Caused the relief. I know, no, sir. I have no idea, sir, about the relief, sir. Oh, who caused the relief? Hindi ko po alam, sir, eh. Hindi mo alam, nasa R1 ka. Ano, sir? R2, sir. Ah, R2? Pero, sir, hindi ko po alam. Oh, kahit na. Hindi mo alam. Hindi ko po alam, sir. Oh, Captain Albutra, ito ngayon na kanina, yung statement from Ma'am Garma, dininay mo. Ito ngayon, you're pointing to Colonel Pitalio. Now, dininay niya. Wala siyang alam. O ikaw, ba't tinuturo mo kayo si ano, Colonel Pitalio? Yun po ang alam ko, Mr. Chair. Anong alam mo? Meron po silang hindi pagkakaunawaan, Mr. Chair, na naging sanhi po ng relief, Mr. Chair. Naging sanhi ng relief mo? Nang marami po, Mr. Chair, ang na-relieve, Mr. Chair, at that time. Hindi, pero ang question is... Yes, Mr. Chair, sa akin po. Kasama na rin po ako, Mr. Chair. In your case, ang tanong ko nga, bakit kayo na-relieve? Did you violate something? Or tapos na yung trabaho dun? Mr. Chair, Ikaw ha, last na lang to, Albutra. Mr. Chair... May tatanong pa ako mamaya isa'yo. Last, ha? Last. Mr. Chair, if you look at my affidavit, Mr. Chair. No, I will not. Your affidavit, you're under oath. What you're telling now is under oath also. Yes, Mr. Chair. Now, ang tanong ko, again, last na tanong. What's the cause of your relief? Hindi nga alam ni Colonel Pitalio eh. Ikaw, bakit na-relief ka na? Nung pinatawag po kami ni RD Caranza, Mr. Chair, that time, sinabi niya na po na marirelieve po kami, Mr. Chair. Yun po ang parang... Hindi in-explain sa'yo ni RD Caranza? Sinabi niya po, Mr. Chair, na yun po yung parang resulta. Resulta po ng pagtatalo nila ni Sir Pitalio, Mr. Chair, tsaka ni Sir Ulsano. Pagtatalo? Eh, anong pakialam mo dun sa pagtatalo ni ng COP mo at tsaka ni Arto? Yun po ang... Unless may ginawa kayong operasyon o trabaho, na binukulan niyo yung ano niyo, senior official niyo. Wala po, Mr. Chair. Ha? Wala po, Mr. Chair. Oh, ba't gagawin mong reason ngayon si Colonel Pitalio na na-relieve kayo dahil kay sa away ng COP mo tsaka ni Colonel Pitalio? Ba't kayo? Bakit hindi yung deputy? Eh, DEO pa naman assignment mo. Eh, may war on drugs. May double barrel. The time. Oh, Albutra. Siguro po, Mr. Chair, si Brigadier General Ted Caranza po makasagot, Mr. Chair. Eto na, pati si RD mo. Tinatanong nga kita eh. Sige nga. Eh, karamihan na na-relieve. Alam nila, ba't sila na-relieve? Yun po ang alam ko, Mr. Chair. Yun po ang alam ko kung bakit kami... Why of all those people? Of all those police officers? Kasama na rin po, Mr. Chair, si Sir Ulsano, Mr. Chair, yung... Nirelieve din kaagad? Yes po, Mr. Chair. Is it true, Arto, Colonel Pitalio? Nasabay sila nirelieve? I'll try to find out, sir. Di ko po maalala, sir. Kung ano, sir. Oh, pero natandaan mo, nirelieve siya. Hindi ko po, sir. Si Albutra. Hindi ko, sir, matandaan yan, sir. Ikaw, Pitalio, sir, ikaw. Totoo, sir. Kanina, tinanong kita, kinote mo pa si Chairman Acop. Kasi, sir. Dahil sa problema niyo ni Ulano. Kasi, tapos sir, ngayon, hindi mo na naman alam. Because, Your Honor. Sandali. Yes, sir. Patapusin mo muna ako. Yes, sir. Nagsisinungaling ka rin, eh. No, sir. O, alam mo ba yung reason why they were relieved or not? Hindi ko po alam, sir, eh. Because, sir, at the time, sir, galing ako sa Nakantipolo, sir. Then, naging R2. Oh. So, this one, sir, Ulsano, was the Chief of Police of Kalamba. Yun sila, siya, sir, ang assuming doon at that time. So, when I became the R2, ayun, sir, nagalit siya.
Oh, pero may problema talaga kayo ni COP Olano the actually, time. Actually, sir, wala, sir. Eh. Parang nagselos lang, sir. Bata ko naging R2, sir. Yun lang, sir. Pero anong class ba si Olano? 2000 yun, sir. Oh, 2097 ka. Ang layo. Yes, oh, junior mo siya. Yes, oh, ba't siya magsiselos? Hindi ko po alam, sir. Baka sir, seloso. Eh, hindi. Presumption mo yun. Nagselos siya. Di, sir. Nagawa niya na eh. May evidence siya. Nagmura siya na nagmura sa tayo. May evidence na? May, ano sir, na binuli niya ako sa cellphone, sir. That was the time, sir. Yun, sir, ang ano. Yan ang totoo dun, sir. Pero yung sinasabi niya, na-relieve siya dahil sa awa. Underclass mo, binuli ka? Yes, sir. Pero, oh. Ano, okay lang yun, sir. Pero kasi sabi ko, kasi, sir, akop nun, sir. Sulay po lang naman, sir. Anyway, wala. Thank you, sir. Later, or in the other next hearing, magkakaalaman din tayo dyan kasi, ito, Captain Albotra, yung record mo sub now, wala pa sa amin yung official. Pero kung titingnan ko, palipat-lipat ka. Ano ka ba, taga-Leyte? Opo, Mr. Chair. Waray. Bisaya, Mr. Chair. Bisaya, o kakaintindihan tayo. Anyway, hindi. So, assignment mo ngayon is still in Cebu, Region 7. Yes, Mr. Chair. Sa anong assignment po, Region 7? Bago lang po ako nilipat, Mr. Chair, sa Arpihas. Galing po ako ng Lapu-Lapu City Police Office, Mr. Chair. Ikaw ba yung Chief of Police sa Lapu-Lapu, Deputy? Hindi po, Mr. Chair. Ano ka doon? Wala pa po akong assignment doon, Mr. Chair. Tapos after nito, Mr. Chair, nung nabanggit po yung pangalan ko, nirelieve po ako at nilagay po ako sa Arpihas, Mr. Chair. Of course. That's the standard operating procedure of the PNP. Now, ang tanong, have you been assigned doon sa regional office? 7? Yes, Mr. Chair. Anong assignment mo doon? Ngayon regional po, Mr. Office, ha? Ngayon po, Mr. Chair, regional police office po ako, Mr. Chair. Previously, noong nakaraan? Matagal na po, Mr. Chair. Na-assign po ako sa R2 rin, Mr. Chair. Bilang sa? IRS. Sa R2, Mr. Chair. R2? Opo. When was that? 2012-2013, Mr. Chair. Opo. So the time, anong position mo doon sa R2? IRS, Mr. Chair. IRS. That was your first and last assignment sa region before... Sa R2, Mr. Chair. Yun ang pinaka... Opo, Mr. Chair. Last mo, R2. Opo, Mr. Chair. So after that, hindi ka na na-assign sa regional office? Yes, Mr. Chair. Okay. Now, you mentioned about, you know, Ray Solante. Tama? Kilala ko po siya, Mr. Chair. Paano mo nakilala si Solante? Mr. Chair, before po kasi, Mr. Chair... Anong before? When was that? 2008-09. Mga ganong taon, Mr. Chair. 10 siguro. May mga pagkakataon po, Mr. Chair, na nag... Joint operation po, Mr. Chair. At doon joint operation of what? Yung mga police operation, Mr. Saan Chair. Saan na-assign the time si Solante? Mr. Chair? Saan na-assign si Solante the time? Yung minimension mo, ha? Yes, Mr. Chair. Sa, ang alam ko, Mr. Chair, PIB, Mr. Chair. Sa? PIB po. PIB? What's o, PIB? Provincial Intel Branch. So, Provincial Intel Branch. Ikaw the time? Sa R2, Mr. Chair. R2 ka? Opo, Mr. Chair. Okay, tapos? Doon lang po. Doon ko lang po siya nakilala, Mr. Chair. Sabi mo kanina, 2013 ka ba pumasok sa R2, tapos ngayon 2008 na sa R2 ka na? Doon ko po siya nakilala, Mr. Chair. And then, mga... tanong ko ngayon, kanina sabi mo, that was the first time that you were assigned sa region, which is R2. Regional office ang pinag-usapan natin dito, ha? Sabi mo kanina, 2013. Ngayon you're mentioning about 2008. Doon mo nakilala si Solante. Oh, Mr. Chair, if I may. Sandali. You graduated 2006, di ba? Opo, Mr. Chair. First assignment to where? Sa... RMG? Hindi po, Mr. Chair. Sa Negros Oriental, Mr. Chair. Ano sa Negros Oriental? PMG, Mr. Chair. Provincial Mobile Group. Oh, Provincial Mobile Group. So you're assigned sa province? Yes, Mr. Chair. Under sa province. Tapos in-assign ka sa region? Yes, Mr. Chair. Yun na yung R2. Hindi pa, Mr. Chair. Red shot, Mr. Chair. Sorry? Red shot. Red shot ka? Yes, Mr. Chair. That was 2008-2009.
Ang gulo mo kausap kanina, tinatanong kita, when was the first time you were assigned in the regional office? Sabi mo, 2013, R2. Ngayon, 2008 ka, inassign ka man na Redsot. Yun po ang una, Mr. Chair, Redsot. Doon ko po nakilala yun si Sulante, Mr. Chair. That time he was assigned doon sa province? PIB, Mr. Chair. Tapos? Yun lang po, Mr. Chair. Nung R2 ka? Hindi ko na po siya nakita, Mr. Chair. Hindi na kami nag, ano, Mr. Chair, nagkasama, Mr. Chair, sa mga joint operation. Hindi mo na siya nakita? Hindi po, Mr. Chair. Sigurado ka? Nung R2 ka? Yes, Mr. Chair. Eh, si Sulante was assigned. Parang hindi na yan umalis doon sa regional office. During na nandun po ako, Mr. Chair, hindi ko po alam kung saan siya assigned, Mr. Chair. Pero hindi na kayo nagkikita? Yes, Mr. Chair. Until when? Until when? Hindi ko na po maalala, Mr. Chair. Kung hindi nga, kailan kayong last nagkita? Nagkasama? Matagal na po, Mr. Chair. May mga 2008-2010 siguro, Mr. Chair. 2010? Yes, Mr. Sabihin natin 2010. Opo. Eh kung mga picture kami pakita na magkasama kayo nag-ano sa range. Hindi ko po maalala, Mr. Chair. Kung hindi po rin alam ngayon kung saan si Sulante? Hindi po, Mr. Chair. Ang alam ko po, Mr. Chair, nag-retire na po siya, Mr. Chair. Nag-retire nga. Alam namin nag-retire na. Oh, alam mo nga nag-retire na eh. Pero hindi mo alam kung saan siya ngayon. Yes, Mr. Chair. Sigurado ka? Opo, Mr. Chair. Hindi naman kami nagkasama ng unit niyan, Mr. Chair. Totoo yun? Opo, Mr. Chair. Tama ka, hindi kayo nagkasama ng unit. Kasi laging, ano kayo, special. Anyway, mamaya, may ipacheck lang ako, Mr. Chairman. Doon muna, may ipapacheck lang ako tapos para tanungin ko ulit si Captain Albutra. Kasi nagsisinungaling to eh. Hindi niya raw alam kung saan si Sulante. Alam mo lang lahat ng pulis sa Cebu kung saan si Sulante, tapos ikaw hindi mo alam? Hey, you're lying. Hindi ko po talaga alam, Mr. Chairman. Okay, Colonel Garma, when was the last time you know the location of ano? Of Sulante? Sinungaling ka? Sir, based on my information, nandun lang siya sa Cebu City, dun sa bundok po. Oh, nandun sa bundok! Siya ngayon yung caretaker doon, kasi retired na. Ikaw, sinungaling ka?